Magandang araw po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay po sa atin ng pagkakataon para siya po ay ating mapasalamatan sa araw na ito. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, ang ating mahal na Pastor Emil Benedicto ay nag-share po sa atin ng una pong mensahe patungkol po sa theme po natin for the month of September na Stronger. Alright? So, dito po makikita natin, sabi nga ni Pastor Emmy last Sunday, the God of all comfort. Ang Panginoon po, ang Diyos na nagko-comfort sa bawat isa po sa atin, anuman po yung ating mga pinagdadaanan. And today, I just wanna share to you the message na galing po sa Panginoon. No? Ito po, ang title po ng message na ito ay Clinging to God in Painful Times. Sino po sa atin sa oras na ito magsasabi, marami kang pinagdadaan ng mga sitwasyong hindi maayos? Taas po ang kamay, lahat po nang dumadaan sa mga sitwasyong hindi maayos. Lahat po tayo, we are not exempted sa mga problema ng ating pong mga buhay. But before we continue, let's all bow down our head, close our eyes, and let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for today. Salamat, Panginoon, kasi anuman ang aming sitwasyon, alam namin, Panginoon, na kasama ka namin. Sa oras na ito, Holy Spirit, continue to speak in our midst. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa bawat isa po sa amin. At sa oras na ito, wala pong ibang Diyos na maparangalan sa kalagitnaan ng aming pagsamba maliban sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maingat naming binabalik sa iyo ang papuri, pagdakila at pasasalamat. In the mighty name of Jesus, and everybody say aloud, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa oras na ito, yung pinakamalakas na palakpak that He deserved. Hallelujah! 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 Purihin po ang Panginoon. On March 2005, I was still unsure how I would be spending the evening. Ito po yung pagkakataon ng buhay ko na talaga naman, hindi ko inaasahan yung isang pangyayari na magtuturo sa akin ng sobra-sobra pong leksyon. No po? Hindi ko po inaasahan that I was hospitalized during that time because of betrayal of someone whom I really trust. Alright? Nakakahiyaman pong aminin, no? Ako po ay dumating sa point ng buhay ko na ako po ay na-depress. Di ko maipaliwanag yung tindi ng sakit. Emotional, mental, physical, at igit sa lahat po, yung spiritual ko. Kasi I know during that time that I was backsliding, nasa backsliding moment po ako ng buhay ko. And I lost my first love to God. Alam niyo po yung feeling na talaga naman, feeling na powerless ka. Yung feeling na hindi mo alam kung saan ka uhugot ng lakas. The reality of this situation was difficult to take in. Hindi po madali. I felt shock, helplessness, and depressed. The only thing I could do was pray. Wala po akong pinaghugutan, wala po akong ibang ginawa kundi manalangin. I was powerless and I knew that I needed God as I have never needed Him before. Sobra po, dumating po ako sa point ng buhay ko na alam niyo po yon, kinakailangan ko pa pong igala ako bago po ako makatulog. I just kept crying out to God through my tears. Alam niyo po yung gabi-gabi, umiiyak sa Panginoon, please help me, Lord. No? Alam niyo po yun, gabi-gabi umiiyak ako sa Lord, yakap-yakap yung Biblia, na Lord, pwede po ba bukas, wala na ako, para hindi ko nararamdaman yung matinding pain na nararamdaman ko ngayon. Alam niyo, dumating po ako sa point na tumatawag ako sa mga kaibigan. My calls were made through tears and quivering voice of depression. Na nangihingi ako ng panalangin. Na samahan mo ako sa panalangin. Hindi ko alam paano ko makakatapos dito sa sitwasyon kong ito na napakabigat. During that time, ang mother ko po ay nasa abroad. Nung panahon po na yon, tumatawag siya, pero ang tanging tugon ko lang sa kanya ay bagsak ng mga luha sa aking mga mata na hindi po ako nagsasalita because of depression. Akala ko madali yung ganong kalalagayan. I knew that prayer were all that would help
And I needed to know that others were joining me in lifting this petition up to God in heaven. Na Lord, please, kunin mo na lang ako para bukas hindi ko na ulit maramdaman yung nararamdaman kong ito. Nakakayaman pong aminin, pero yun po ay isang panalangin ng taong normal, nakakaranas ng sitwasyong hindi maganda at hindi po maayos. As the situation grew worse, no, I was really in pain. Alam niyo po yon, hindi ko matanggap. Okay ka lang, sinaktan mo ko, okay ka lang, ginawan mo ko ng ganito. Feeling ko po, hindi po ako deserve. Sino po sa inyo nakaka-relate? Sometimes, kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na sinaktan tayo ng isang tao, ang pakiramdam natin, I am not deserved ng pain na binigay mo sa akin. Kaya ang tendency, ikaw po ay magkakaroon ng negative na emosyon doon sa taong iyon. I felt very small and powerless nung panahon po na yon. Alam niyo po, dumating po ako sa pagkakataon na sinasabi ng mga kapatid ko, ano ba yan? Lalaki lang yan, sinaktan ka lang. No, di ba dati ikaw yung nangangaral sa amin? Dati ikaw yung nagpapalakas sa amin? Anong nangyari sa'yo? Nandito ka ngayon sa ospital dahil lang doon sa betrayal na ginawa sa'yo ng tao. I had an overwhelming need to rely on God's power, strength, and healing nung panahon po na yon, and even comfort from the Lord. Binigyan ako, alam niyo po yon, dumating ako sa point na binigyan ako ng tatay ko ng pambili ng radyo, no? Tapos sabi niya, bumili ka ng radyo para makatulog ka sa gabi kasi hindi na po ako nagkakatulog nung panahon na yon. At sobra po bumaba yung aking dugo nung time na yon, no? The only place, nang nakita ko lang po, the only place I found strength when I opened my Bible at nakita at pinakita ng Panginoon sa akin ang sinasabi po ng Psalms 91. Ito yung nagsilbing lakas ko nung binuksan ko ang Biblia. Ano po sabi ng Psalms 91? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, and my God, in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you'll find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Alam niyo po, ginagawa kong panalangin itong verse na ito, itong chapter 91 po na ito. Sabi dito, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Hindi ka matatakot kung may terror of night na dumadating araw-araw ng buhay mo, no? Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroy at the midday. A thousand may fall. Ito pinakamalupit dyan. Bakit ko po ito talagang sobrang pinanghawakan sa buhay ko? Ano po sabi ng verse 7? A thousand may fall at your side. 10,000 at your right hand. No? But it will not come near you. May makikita ka babagsak sa'yo sa gilid mo. Libo-libo ang babagsak sa paligid mo, pero hindi ito magpapabagsak sa'yo. Hello? May kausap po ba ka ngayon? Sabi ng verse 8, you will only observe with your eye and see the punishment of the wicked. Makikita mo, pinapunish ko na yung mga gumagawa ng masama, pero ikaw na naniniwala sa kataas-taasang Diyos, kailanman hindi ka babagsak. Ano po sabi ng verse 9? If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling. Sino po sa inyo dito, pag may sitwasyon kang hindi maayos, kahit nasa maganda kang sitwasyon, ang Diyos ang iyong sanggalang. Taas po ang kamay. Hello? Ang Diyos ang iyong patnubay. Verse 10, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Wow! Alam niyo po yon?
Walang anumang kapahamakan. Walang anumang makakapanakit sa'yo. Walang disaster na makakalapit man lang sa tahanan mo. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Mga magulang at mga kapatid, may mga tao po, no? Alam natin na may mga nangyayari sa buhay nila na talaga namang sobrang sinusubok ng pagkakataon. Pero ikaw na pinanghahawakan ang salita ng Panginoon, hindi ka kailanman magigiba. For, sabi ng verse 11, "For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways." Merong mga anghel na nagbabantay sa iyo. May mga anghel na mag-iingat sa buhay mo. Ano po sabi ng verse 12? "They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." No, hindi po iyan yung, alam mo, pag tumadya ka dyan sa bato, walang mangyayari. Kundi ito po yung time na kung saan makikita mo ang pagliligtas ng Panginoon. Verse 13. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Imagine, even the lion, even the serpent, may kapangyarihan ka sapagkat ikaw ay anak ng Panginoon. "Because He loves me," eto malupit, "says the Lord, I will rescue him. I will protect him for he acknowledges my name." As long as that you acknowledge the name of the Lord your God, brothers and sisters in Christ, hindi ka kailanman maaano. Verse 15, "He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him." Brothers and sisters in Christ, anuman ang iyong kalalagayan sa mga oras na ito, the Lord is telling you right now that He is going to deliver you, is going to help you. At last verse sabi, "With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation." Makikita mo, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, maliwanag. Sabi ng Bible, "I will satisfy Him." Ano pa sabi? "I will show him my salvation." Alam mo yung pagkatapos ng buhay mo, pagkatapos ng mga pangit na kalalagayan, alam mo na ang buhay mo ay buhay na hahantong sa langit. Pwede mo po bang palakpakan ng Diyos sa buhay sa oras na ito? Come on, church. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And finally, being healed, I was realized nung panahon po na yon, ipapakita ng Diyos at pinakita talaga ng Panginoon ang kanyang pagliligtas sa akin nung time na yon. Alam niyo po yung akala ko wala na po akong pag-asa. Yung ang baba ng tingin mo sa sarili mo kasi you are being betrayed. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo kasi piling mo ang pangit-pangit mo. Pinagpalit ka lang. Alam niyo po yon, kilala ka ng Panginoon. At during that time, sinabi ko sa sarili ko, "Lord, alam ko, kilala mo po ako. At alam mo kung ano ang pinagdadaanan ko right now." That is one of my favorite ways of prayer sa Panginoon. Binasa ko po yung Psalms 91 na yung, "Knowing that God's word is alive, no? Through and faithful sa buhay ko." That's why in-embrace ko ng sobra ang salita ng Panginoon na yon sa buhay ko po. I prayed that Psalms over and over again. Lagi po yan. Bago ako matulog sa gabi, lagi ko pong dinedeklara yung sinasabi ng salita ng Panginoon that I am safe because God is with me. Alam niyo po, yung tuwing gabi, iiyak ka sa Panginoon na ang panalangin, "Panginoon, pwede po ba ngayong oras na ito, hinihiling ko, sana mawala na lang ako." Pero alam niyo po, every time na binabasa ko at dinedeklara ang salitang ito ng Panginoon, ako po ay napapalakas. I felt like Jacob when he wrestled with the Lord. Nabody po ba sa kwento ni Jacob, siya po ay nakipag-wrestle sa Panginoon? "Hindi kita bibitawan unless you bless me." Ganun po ang sitwasyon ko nung panahon na yun. "Lord, hindi ako bibitaw hanggat hindi mo tinatanggal yung sakit. Hindi ako bibitaw hanggat hindi mo po ako tinutulungan."
I could not quit in praying kasi wala po akong ibang lakas kundi yung panalangin lang nung panahon na yon. I fell asleep with my Bible, nakahiga ako, yakap-yakap ang Bible na nakabukas lang po ang chapter sa Psalms 91. Gabi-gabi, umiiyak sa Panginoon, holding unto the word and promises of God. Na, alam niyo po yon ang prayer, Lord, tanggalin mo po. It was the only thing I could do. No, yun lang po ang aking kinapitan, my only hope and my source of strength. Dumating po sa point na yung depression ko na yon talagang medyo malala. Kailangan akong umikot, iikot lang po nila ako, stroll lang po nila ako. Punta po kami ng Banga, punta kami ng Kaingin, ikot-ikot lang hanggang sa makatulog ako. Pero pag uwi sa bahay, yung akala mong makakatulog ka na, hindi pa rin pala. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Yung akala mo sa sobrang tindi ng depression mo, akala mo okay ka, no? Yung pala, hindi pa rin pala. At nakita ko po dito, dahil graduating student din po ako nung panahon na yon, sobrang tindi po nung aking pong stress at yung ang depression po na akin pong nararanasan nung time na yon. Umiiyak ako sa hospital, Lord, anong nangyayari sa akin? No? Yung po yung aking panalangin sa Panginoon na palayo ako ng sobra sa iyo. Simula nang nakipagrelasyon ako sa hindi tamang tao, na palayo ako ng sobra sa iyo. Umiiyak, pinaalala ng Lord how much He loves me. Pinaalala ng Panginoon kung gaano ako kahalaga at kung gaano niya ako kinuha mula doon sa sitwasyon na yon. Sabi ng Panginoon sa akin, Nak, mahal na mahal kita. At naiintindihan ko, nauunawaan ko yung pinagdadaanan mo sa panahong ito. Alam niyo po, every time na binabalikan ko ang katapatan ng Panginoon, lagi lang ako nilalagay ng Panginoon doon sa matinding pagmamahal niya. Nanak, ikaw makasalanan ka, pero minahal kita. Ikaw makasalanan ka, pero sa kabila ng pagkakasala, sobrang minahal kita. Alam niyo po, yun yung nagpalakas sa akin para magtuloy sa takbuhing nilagay ng Panginoon sa buhay ko. The day went on, despite several significant crises losses in my life prior to this, I have never felt so small. Dito ko po nakitang hindi ko na naramdaman na maliit ako, hindi ko na naramdaman na sobrang weak ako, hindi ko na naramdaman na nagwi-weary ako sa mga bagay-bagay sa buhay ko kasi pinaramdam ng Panginoon na hindi ako maliit kundi malaki ako sa Kanyang paningin. I was declaring every day sa Lord, no, He created me and He had a plan and purpose into my life. Alam niyo po, nag-cling lang ako doon sa attributes ng Panginoon and His promises sa buhay ko. Lord, You are my great physician. I beg You, heal me. Alam niyo po, yung healing na kailangan ko nung time na yon, not only physical. My healing that I need during that time, emotional, mental, and spiritual healing. Kasi nung time na yon, sobra po na napalayo ako sa Panginoon. Alam niyo dito sa pagkakataong ito, then I just trusted God to reveal Himself as the mighty, loving God that He is. Pinagkatiwalaan ko siya, Lord, naniniwala ako, may purpose ka sa buhay ko. He is always faithful. Sino po mag-a-agree? The Lord is always faithful. From the beginning, from the time I met Him, He's been faithful. Yes, He is! Tapat po ang Panginoon. Until now, He is faithful. Nararanasan natin yan. Tapat ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, kinalingguhan, pagkatapos po ako na-hospitalize, kinalingguhan po noon, na okay na ako kasi one day lang po ako sa hospital. Sabi nga nila, para lang daw po akong nagpa-injection para makatulog ng maayos. Tapos lagi po ako umiinom ng sleeping pills kasi hindi po talaga ako nagkakatulog noong time na yon dahil sa matinding depression na pinagdadaanan ko. At hindi ko po naisip na yung depression na yon ay talagang matindi pala talaga. Nung kinalingguhan, pumunta po ako sa church. Pagpasok ko po sa simbahan, sinalubong ako ng kanta na Made Me Glad. At ito pong kanta na ito ay talaga namang
Araw-araw pa ulit-ulit na nag-iingay sa aking kaisipan. Sabi po doon sa kanta, I will bless the Lord at all times. I will trust Him at all times. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. And He has set my feet upon a rock. Alam niyo po, paulit-ulit na nilalagay ng Lord itong kanta na to sa aking isip na nandun ka sa depression, pero pinapaalala ng Panginoon na wala kang ibang dapat gawin kundi pagkatiwalaan siya sa buhay mo. Ano po sabi ng chorus? I will not be moved, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Alam niyo, paulit-ulit na nag-iingay itong awiting ito sa aking isip, na nagdedeklara that God is my shield. God is my shield. He is my strength. He is my fortress. He is my deliverer. My ever-present help in times of need. Alam niyo po yon, less than a month, akala ko hindi na ako makakabawi. Nilayuan ko yung mga taong naging cause ng pain ko nung panahon na yon. Dumating ako sa time na talagang ako pumipili ng out ko sa McDo. Ma'am, out mo ako kasi mamaya-maya pabagsak na ang luha ko. Ma'am, out na ako. Sabihin lang ng manager ko, sige, out ka na. Alam niyo po yon, pero ito pong salita ng Panginoon na ito sa Psalms 91 na sobrang pinanghawakan ko, that God is my refuge and shield. That God is my strength, my fortress, my deliverer. Yun po yung pinanghawakan ko kung bakit ako ay nakaahon doon sa sitwasyon na yon. And I started to go back sa McDo, trying to mingle again with the person who betrayed me and hurt me. I learned many lessons during this month, and I have new level of faith, love, and dependence on the Lord. Alam niyo po yon, nakita ko, tinanggal lang ng Diyos yung tao na hindi talaga dapat na nakasama ko. I want to share these things to you para makita mong, teka lang, no? Kailangan mong panghawakan ng mga pangako ng Panginoon. At kailangan mong yakapin ang salita ng Panginoon sa panahon na kagaya nito. Mga bagay lang po, maiksila lang po ako. I want to share with you a few points. Bakit ako nakamove on? Bakit ako napalakas muli? Bakit ako dumating sa level ng buhay ko na nagpatuloy sa kabila ng sitwasyong ito? Unang bagay na natutunan ko sa pangyayaring ito, the most important thing you can do in any situation, number one, pray. Manalangin. Ipanalangin mo sa Diyos. If you feel God is calling you into a deeper prayer life, then go. No? Huwag mong i-resist. Huwag mong i-resist na sinasabi ng Panginoon na gusto kitang kausapin. Kahit di ka nakikita ng iba, kahit pumasok ka sa kwarto, kahit siya lang nakakakita ng mga iyak mo, okay lang yan. Pray. Yun po ang natutunan ko sa mga panahong na yon. At sumunod po is focus on who God is. I-focus mo ang iyong paningin sa kung ano ang attributes ng Panginoon. Focus on His promises, no? That God is powerful God. That God is faithful God. Panghawakan mo yung mga pangako ng Panginoon. And I tell you,
pag yon ang ginawa mo, you will be strengthened, no? Mapapalakas po tayo. It will minister to your heart and soul, yung pangako ng Panginoon, and it will help you para ikaw po ay magtagumpay doon sa sitwasyong kagaya po noon. At huwag mong kakalimutan, doon sa pag-focus mo on who God is, you have to worship God, no? Kailangan mo pong mag-worship sa Panginoon. Kasi bakit? Worship is one of a spiritual warfare. Naniniwala po ba kayo that worship is one of a spiritual warfare? Na habang nag-worship ka, may ginagawa ang Panginoon sa paligid mo? Na habang nag-worship ka, alam mo yung mga kalaban, nakasakmal na sa'yo, pero habang nag-worship ka, isa-isang sinisipa ng Diyos anumang gawa ng kaaway sa buhay mo. Focus on who God is. Number three, ask prayer to someone you trust. Huwag kang mahiyang manghingi ng panalangin. Huwag kang mahiyang magkaroon ng prayer partner na meron kang sinasabihan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi akala ng iba, hindi na nila kailangan ng panalangin ng iba. Alright? Praying friends and family are one of God's way to strengthen you during difficult times. Merong kang kaibigan, merong kang pastor, merong kang mga kamanggagawa na mananalangin sa'yo sa panahon na ikaw ay nangangailangan ng panalangin. Nung time na ako po ay nasa sitwasyong kagaya po noong depression, may mga kaibigan po ako na talaga naman naging prayer partner ko para ito pong depression na ito ay aking mapagtagumpayan. The prayers of God's people in agreement ascend to Him like sweet fragrance incense. No? Makikita po natin, nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos ang panalangin ng Kanyang mga anak. At yung sumunod po, read the Word of God. Alright? Read the Word of God. Una, pray. Pangalawa, focus on who God is. Pangatlo, ask prayer to someone you trust. Magkaroon ka ng prayer partner. At yung pang-apat, read the Word of God. Sabi nga, yung Psalms po, Psalms 91, are particularly na talagang lagi ko po itong ginagamit na panalangin sa Panginoon during dark times ng buhay ko. No? Read God's promises and find hope in victories other had in the Bible through faith. So panghawakan mo, basahin mo ang mga pangako ng Panginoon, and I tell you, you will be strengthened. Alright? So, and lastly, know that God is with you. Even when it feels like you are going through utter darkness, lagi mong tatandaan, God is with you. Anumang pinagdadaanan po natin sa buhay, hindi ka iiwan ng Panginoon. Kung papanong pinili ka ng Diyos before the foundation of the world, anak, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. At sa mga moment ng buhay mong nasasaktan ka, sa mga panahon ng buhay mong aayaw ka na, mga magulang at mga kapatid, just know that God is with you. That He loves you. More than you know, mahal na mahal ka ng Panginoon, higit sa pagkakaalam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon, higit pa sa alin, sa pagkakakilala mo. No? Huwag mong kalimutan yan. Huwag nating kalimutan, He does not cause these troubles, but He does allow them for a purpose that you may never understand. Lahat ng bagay nagaganap kasi may plano ang Panginoon. But as you come to know God, you will see that His ways are higher than our ways, and that He has the perspective of eternity that we do not. Alright? God proved His love for us. By what? By having His only Son, Jesus Christ, suffer on our behalf. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At pinub na ng Panginoon yan dito. Ito. Katunayan ng pagpapakita ng totoong pagmamahal na Diyos. Ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak para sa iyo at para sa akin. And if you are struggling with feelings of despair and helplessness, take a step. Take a step of faith. Take a step of faith to trust in God.
not to trust your own strength. Kasi pag sa sarili lang, di mo kaya. Pag sa sarili lang natin, bibitaw tayo. Pero magtiwala ka sa Diyos na tumawag sa'yo. Be encouraged by the truth that He is always in control and that He desires our best in all circumstances. Sa oras pong ito, mga magulang at mga kapatid, let's continue to worship the name of the Lord. Let's continue to remember. Alalahanin po natin. Alalahanin natin yung pagmamahal ng Diyos. Alalahanin natin nung unang tinawag tayo ng Panginoon. At pag naalala mo yon, mararanasan mo at mararamdaman mo ang totoong pagmamahal ng Diyos na hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, anuman ang iyong kalalagayan. Hallelujah. We worship you, God. How it feels when your spirit sets me free. Closer now than the very air I breathe. I know I belong to you. I remember how it feels when you speak into my heart, when you whisper that we'll never be apart. I know I belong to you. I won't forget how you call me by name. I won't forget how you cover my shame. When I am lost, you find me again. I remember you. Panginoon, patuloy naming alalahanin, O God, ang lahat ng ginawa mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng pagmamahal na ipinakita mo sa bawat isa po sa amin. Even in a struggle times, Lord, naniniwala kami na Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang lakas. Sa Iyo kami mananahan, sa Iyo kami magtitiwala. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy na maniniwala, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos, hallelujah, na nakakabatid ng aming mga pinagdadaanan. Sa oras na ito, kapatid, pinapalakas ka ng Panginoon. Sa oras na ito, anuman ang iyong kalalagayan, sinasabi sa iyo ng Panginoon, mahal na mahal kita, anak. Alam ko yung sitwasyon mo. Alam ko yung pinagdadaanan mo. Alam ko yung bawat patak ng luha na yan. Alam ko yung pag-iyak na nararanasan mo right now. At sa oras na ito, nais kong sabihin sa iyong mahal na mahal kita. Come on, hallelujah. Just embrace the promises of the Lord today. Hallelujah. The Lord loves you. The Lord loves you. Hallelujah. Even when the struggles come, hallelujah. I will remember. We will remember, oh God. Hallelujah. We will remember your goodness, oh God. Hallelujah. Nothing oh, Jesus. Your head on my heart. Oh God. Hallelujah. The Lord is looking at you right now. Even. Oh.
your heart right now. Hallelujah. How you cover me. Crying out before the Lord. When I am lost, you forgive. Oh, God. I remember you. I won't forget your goodness. How you set me apart. We will not forget your faithfulness, oh God. Forget. We will not forget everything that you have done. Every moment I need. Oh, Jesus. Bless your name. I remember you. Hallelujah. Patuloy ka namin, Panginoong, pagkakatiwalaan. Higit na alam mo, Panginoon, ang kabuuan ng larawan na ginagawa mo sa aming mga buhay. Today, Father, I pray, O God, that your comfort, that your love will be upon your people today. Lord, as they crying out to you, you are going to embrace them. You are going to uplift them, Lord God. And today, Lord God, naniniwala ako, even sa screen, Lord, may inaayos kang sitwasyon. Panginoon, may ginagawa ka sa kanilang mga buhay. May inaayos ka na sa kanila, Panginoon, sa mga oras na ito. And today, Father, let your love, let your peace, let your comfort will be upon them in the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah! Hallelujah! Receive it in the mighty name of Jesus. Hallelujah! You will be restored. Hallelujah! You will be restored today. Hallelujah! You will become stronger. Ora karababasika rabababahay. We bless your name, O God. We bless your name, O God. Hallelujah! Father, we thank you. We give you back all the glory, the most highest praise, O God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Come on, let's all lift up our hands to the Lord and receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you peace. I receive. Hope. I receive. Love and joy. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. And everybody say aloud. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Hallelujah. God bless you all. Hallelujah.